13 ng Agosto, Huwebes, sa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagtanong si Pedro, "Panginoon, gaano kadalas ko naman dapat patawarin ang mga pagkukulang ng aking kapatid? 7 beses ba? Sumagot si Jesus, Hindi 7 beses kundi 77 beses. Tungkol sa kaharian ng langit ang kasaysayang ito. Isang hari ang nagpasyang pagbayari ng utang ang kanyang mga utosan. Iniharap sa kanya ang isang may utang na 10,000 baretang ginto. Dahil walang maibayad sa kanya ang tao, nagpatira pa sa paanan ng hari ang opisyal at sinabi, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kong lahat ng utang ko." Naawa sa kanya ang hari at hindi lamang siya pinalaya, kundi kinansela pa ang kanyang utang. Pagkaalis ng opisyal na ito, nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kasamahan na may utang namang 100 barya sa kanya. Nagpatira pa sa paanan niya ang kanyang kasamahan at nagsabi, "Bigyan mo pa ako ng panahon." Ngunit tumanggi siya at ipinakulong ito hanggang makabayad ng utang. Labis na nalungkot ang iba nilang kapwa lingkod, kaya pinuntahan nila ang kanilang Panginoon. Ipinatawag niya ang opisyal at sinabi, "Masamang utusan, hindi ba dapat ay naawa ka rin sa iyong kasamahan gaya ng pagkaawa ko sa iyo?" Galit na galit ang Panginoon kaya ibinigay niya ang kanyang utusan sa mga tagapagpahirap hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang. Idinagdag ni Jesus, "Ganito rin ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa Langit kung hindi patatawarin ng bawat isa sa inyo mula sa puso ang kanyang kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumagot si Jesus, hindi 7 beses kundi 77 beses. Mabilis matuto si Pedro. Tinanong niya kay Jesus kung matuwid ba na patawarin ang sinumang magkasala sa kanya ng 7 ulit. Itinuturing na perpektong bilang ang 7 para sa mga Hudyo at ang pagpapatawad ng 7 ulit ay nangangahulugan na nais ang isang tao na magpatawad sa perpektong paraan. Laking gulat ni Pedro nang bigyan siya ni Jesus ng isang bagong bilang, 77 beses. Itinaas ni Jesus ang pagpapatawad sa pinakamataas na antas. Walang ibig sabihin ang bagong bilang na ito, kundi pagpapatawad ng walang hangganan. Nang itinuro ni Jesus ang Ama namin sa kanyang mga alagad, isinaman niya ang kahilingan sa Diyos Ama na patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa parabola, sinunggaban ng utosang walang awa ang kanyang kapwa lingkod at halos sakalinsaka ito ipinakulong. Isa siyang malaking kabiguan dahil hindi niya pinahalagaan ang pagpapatawad na tinanggap niya mula sa hari na nagkansela ng kanyang utang. Sa ating pagmamatigas at hindi pagpapatawad, nagiging balakid tayo sa pagpapatawad ng Diyos. Hinahadlangan din natin ang pag-abot sa atin ng mismong pagpapatawad ng Diyos. Pagsasagawa, inaalok tayo ng pagpapatawad sa walang iba pang dahilan. Ang pagtanggi rito ay pagtanggi sa habag ng Diyos para sa atin.